Vice Governor Hubat nagdeklara na ng state of calamity. Ano ba magiging epekto ho ninyo sa problema ng kakulangan ng supply ng kuryente diyan sa inyong probinsya? Yes po, sir. Alam mo, nagdeklara na kami ng state of power crisis and then lately nagdeklara po kami ng state of calamity. Opo. Dahil talagang parang isang malaking sakuna ho itong aming kinakaharap na problema ngayon. Nagdeklara kami state of power crisis. We are alarming the bell. We are asking help from the national government. Napakalaki ng problema namin na hindi naman ho namin kayang solusyonan dito sa aming lokal na level. We need the scale of resources of the national government who at saka ang mga government agencies sa national kagaya ng NAPOCO, ERC naman talaga pong makakatulong sa amin. Opo, opo. Nagdeklara po kami ng state of calamity para lang ma-augment yung aming mga budget ngayon. Opo. Para lang madiretso namin yung aming pagsiservisyo publiko. So ibig sabihin po, Vice Governor, meron na kayong mahuhugot na pondo para ho halimbawa ipambili ng krudo para magamit yung mga power generating resources po ninyo dyan sa probinsya? Apodo po siya para lamang sana mapambili namin ng krudo at madiretso po yung operasyon ng mga pampublikong ospital dito at iba pang public services, hindi po pang operate ng planta, Sir Johnson. Ay, ganun po ba? Ay, ano ba tugon ng national government? Malit lang naman. Ha? Ano pong tugon ng national government sa problema po ninyo para meron tayong long-term solution dyan sa inyong mga kababayan? Totoo, paulit-ulit na ho itong aming problema dito. Kung okay lang ba, ikwento ko konti lang. Sige, kahit tabaan niyo po. Ang problema, every time, iisa ang aming power provider at kapag siya ho, every time magkakaproblema siya sa kanyang koleksyon ng subsidiya sa national government or magkaproblema siya sa cash flow niya, pinapatayan niya ho kami ng kuryente. So, makikita nyo po, kailangan naming malabasan yung monopolya na yon, makapapasok ng mga bagong power provider sa aming lalawigan. Opo. E meron ho bang mga interesadong pumasok na bagong power provider para hindi ho kayo nakadibende sa iisa lang? Totoo. Marami naman po. Kailangan lang ikasa yung CSP at kailangan pa rin po ng tulong ng mga regulatory agencies from the national government.